Binaha ang ilang kalsada sa Metro Manila, bunsod ng malakas na ulang dala ng severe thunderstorm. Ang ilang commuter nahirapan ding umuwi. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Marami ang naabala sa biglang pagbuhos ng malakas na ulan dito sa Metro Manila kahapon. Ang mga rider na ito, walang magawa kundi sumilong muna sa overpass ng MRT sa Santolan habang hinihintay na tumila ang ulan. Nagdulot din ang ulan ng bahagyang pagbagal sa trapiko. Maraming commuters din ang nahirapang sumakay pauwi. Mahirap po mag-book. Kasi siguro umuulan po ngayon. Kaya siguro mahirap. Pagbaba pa lang ng tricycle, mga siguro 10 minuto. Pero pag mahaba pila, ang tagal eh. Matagal talaga siya. Kaninang madaling araw naman, gutter deep ang baha sa May Taft Avenue sa Maynila, sa tapat ng NBI bago mag-UN Avenue. Dahil dito, sa innermost lane dumadaan ang karamihan sa mga light vehicles para na rin makaiwas sa baha. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, mula kagabi pa lang ay aabot sa 13 lugar sa lungsod ang nalubog sa gutter deep na baha. Nadadaanan pa naman ng lahat ng uri ng sasakyan ang mga binahang lugar. Umabot naman sa hanggang tuhod ang baha sa intersection ng Calo Avenue at Taft at hindi ito nadadaanan ng mga maliliit na sasakyan. Ayon sa PAGASA, ang malakas na ulan kahapon ay dala ng severe thunderstorm. Posible pa raw itong maranasan sa mga susunod na araw. Posible pa rin siyang mangyari yung mga severe thunderstorm. Yung thunderstorm kasi medyo pabugso, pabigla-bigla lang kasi silang dumadating. Then kaya yung ating Regional Services Division na NCR, naglalabas sila din ng mga thunderstorm advisory kung posible nga po magkaroon ng thunderstorm sa area. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Gretchen ho po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.